Ito naman ang ating huling kalahok. Bata pa lang ay mulat na siya sa pagtulong sa kanyang family business. Sino kaya siya? Ito papanoorin natin lahat. Hi, I am Kerwin Tinkel Yavore. I am 14 years old at nakatira ako sa Ilang Davao City. May printing business po kami. Nag-print po kami ng shirts, mugs, and photocopy din po. Ito po si Papa, nag-ooperate ng photocopy. Ito na po ang pinagkakakitaan namin na nagsimula po siyang mag-return sa work. Nagtitidan din naman po kami ng sabon, shampoo, at dishwashing liquid. Ito po ay para sa buhok. Kaya po, kung gagamitin natin to, siguro magsha-shiny at mag-healthy ang buhok natin, di ba? Kaya nga shampoo. Ate Kaka, come here! Siya po si Ate Kaka. Sa aming anim po na magkakapatid, siya po yung close ko kasi number one supporter ko po siya. Sumali po ako sa tawag ng tanghalan para po mapalago po yung business namin at makapag-ipon papuntang college at lalong-lalo na po ma-share ko po yung talent ko sa ibang tao. Mula sa Mindanao, ang dedicated daughter ng Davao, Kirubin Yavore. Contender number 3 from Mindanao, Kerwin Yavore. Hi! Great job! Oo nga, pero yung pangalan mo kakaiba. Saan ang galing yung pangalan mo na yun? Naikwento ba sa'yo ni Mami at Daddy? Sa Angel. Sa Angel? Sa Angel? Paano naging Angel? Kerwin. Yun yung tawag. Akala ko Kerwin Padilla. Yes! Kerwin Padilla. Ito na si Kerwin Yavore. Ayan, 14 years old siya. Grabe sipag-sipag na bata. Daming gawa. Oo, galing pero tumutulong na. Pero nakakatuwa, finally nakatongtong siya dito sa stage natin. At talagang nakita mo, na-overcome mo yung sabi mo dati may problema ka sa confidence ba? Opo. Bakit? Kasi nahihiya po ako. Mahiyain introvert siya. Ka din ba? Rin, introvert? Sir, hindi ko alam kung ano yung feeling ng isang introvert kasi sobra akong pagka-extrovert. Ano yung nararamdaman ng introvert? Hindi talaga. Ano yung nararamdaman? Okay, paliwanag paano yun? Marian. Paano maging introvert? Yung hindi masyado nagsasalita. Yan. Tama ba? Erase. Oh. Tapos, ano pa? Hindi masyadong lumalabas. Mahiyain. Erase na naman. Oh. Tapos ano pa? Ano pa? Madalas ka ba lumabas ng bahay? Lumalabas po ako. Ha? Lumalabas po. Ha? Sige, lumalabas naman din. Oh, para ikaw din lumalabas din ng konti. So dalawa lang ang erase doon. Oo.
So pwede may chance ako maging introvert. Pero ngayon tatanungin natin, ito asigurado ko hindi siya introvert. Hindi. Oo. Ano kaya? Ipinanganak kong extra, extra, extrovert. Kay Brosas. Ayan na. Doon ka nagkakamali. Oh! Wow. Yeah. Hindi, ako ay isang ambivert. Wow, look it up. Please spell. Half ambivian. Hindi, ambivert, it's pwede ka maging introvert kasi I enjoy having alone time. Pwede ako maging extrovert kasi sobra sa stage. Ganon. So ambivert, hello, look it up. Ambivert din ako, ambivert. Ambivian, ambivian. Anyways, alam mo, hindi ka ano, hindi, bipolar nga, no? In fairness, pasok pa din. Hindi ko halata, grabe yung confidence mo. Saan nagagaling yan? Para kasi nasa niban. Medyo nung umpisa, mababa, di ba? Saan pupunta kaya to kanta to? Kasi hindi ko, sabi ko kumanta niyan. Jesse J. Lapid? Mga tabas. Mga tabas. Jesse J. Yung mga music ng mga kabataan ngayon. Hello! Huwag ka kayong lumayo. Ito, Jesse J. Charot. Hindi, ang ganda na umpisa, pero naghahantay ako bilang humalimaw. Pero nga, ang problema, bilang nga halimaw, medyo it's all over the place ng konti. Pero pag-ibigan natin, dahil nga, sumobra yung energy. Pero tingin ko, sa pangalawang kanta mo, dahil nararamdaman ko ikaw eh. Ay! Hindi lang ako ambivert, clairvoyant pa ako. Thank you po. Ang dami mo namang ano pala. Ko, ikaw, borderline schizo. Ayan, nagalit na siya, Billy. Ayun, so feeling ko, ikaw na. Nararamdaman ko lang. Okay. Ganun. Okay, maraming salamat, Miss Kay Brosas. Eto naman, tanungin natin si Miss Yeng Constantino. Pakinggan natin ang sasabihin sa'yo. Hello, bebe. Hello po, madlang people. Kamusta po? Nako, yung Jesse J, yung kumanta ng ano yan, Tike, yung ano, price tag. I know, right? Flashlight. Oh, flashlight. Yung since na-na-na-na-na-na-na. I wanna have a sleep at night. Sales comes first, truth comes second, just stop when I'm in. Bakit maganda sa Everybody look to the left. Ewan. Everybody look to the right. Yeah. Yun na, ako na talaga. Ako na talaga ang kumanta. Anyways, siya yung kumanta ng awitin na yan. And from yan sa first album niya. At gusto ko sabihin, favorite ko talaga yun si Jesse J. Dahil isa siya sa pinakamagaling na vocalists ngayong generation na to. Sa pag-awit mo, tama talaga yung ginawa mo nung umpisa. Talagang kailangan talaga sa kantang yan. Talagang ninanamnam yung lyrics, yung low notes, ganyan. Katulad na sinabi ni Ate Kay, parang nung pabirit ka na, siguro may mga awitin talaga na masarap ibirit, pero at the same time, siguro kailangan din ng control. Kailangan natin matutunan yan. Bata ka pa at alam kong matututunan mo to. Kasi minsan pag sumobra, maaaring masakit sa tenga. So may ibang way, pwedeng control sa diaphragm o control ilayo yung mic. So ganun siya, pero nanggagaling siya, pinakamagandang control pag sa ano, damdamin nanggagaling. So pagka syempre, kalat din ang nararamdaman mo, magiging kalat ang mga notes mo. Pero gustong-gusto ko ang energy mo, di ba? Palaban talaga, may suntok ang performance. Yan ang gusto ko sa'yo. Congratulations. Yay! Thank you po. Maraming salamat. Oo, Kervin Lavore ng Mindanao. Syempre sa iba pa natin mga contenders. Thank you. At ang Animal Daily winner for today, of course, ay makakukuha ng 10,000 pesos. Ang hindi naman mabibili sa round na ito ay mag-uwi pa rin ng consolation prize na 5,000 pesos. Sino kaya sa kanila ang mas naging palaban pagdating sa kantahan? Ang pambato kaya ng Metro Manila, Michael Lopez! O ang kalahok from Visayas, Paul Rosa? O baka naman ang panlaban ng Mindanao, Kervin Lavore! Garnering an average score of 91.6. Our daily winner.